6 months at pagkatapos ay wala na. Kailangang humanap na siya ng ibang tirahan, yaong hindi kaparis ng malaking bahay na itong natutuhanan niyang mahalin, isang apartment marahil na maliit at kaya niyang bayaran, o isang paupahan silid na tamang-tama lamang sa kanya. Kailangang masanay na siya sa naiibang lifestyle, kailangang tanggapin niyang tanggapin na tapos na ang kanyang maliligayang araw. Pa, madalas na idadaing ng kanyang naguguluhang isipan, paano mo na atim na gawin sa akin ito? Pero hindi naman niya lubos na masisi ang ama, ni hindi nga niya alam kung ano ang nangyari dito, kung ano ang nagtulak upang sirain ito ang sariling buhay. Mananatili na lamang pala isipan sa kanya ang nangyari sa ama. Ang dapat na lamang niya ngayong harapin, ang sariling buhay na nagkaroon ng kakaibang tatakbuhan. Hindi na niya kayang magmantin ng mga katulong. Oo nga, kahit paano'y may natitira pa rin naman siyang pera sa sariling account, pero iyon man ay hindi na gaano. Maging ang mga personal na gastos ay tinitipid na nga niya. Wala siyang tiyak na pinagkakakitaan. Ang pagmamodelong noon ay ginagawa lamang niyang libangan. Kung nababagot sa buhay ay hindi niya alam kung may ipinangakong katiyakang stability sa buhay. Kung nagseryoso sana siya noon pa, ngayon niya gustong panghinayangan ng mga sinayang na araw. Pero alam ba niyang darating ang ganitong sandali? Nasanay siyang may nakasubong silver spoon. Wika nga, hindi niya ma-imagine minsan man na pwede silang maghirap, na pwedeng magbago ang kinagisnan niyang buhay. Pinatigil niya sa pagsaservisyo ang tatlo nilang katulong. Tutal naman, ganoon din ang mangyayari paglipat niya sa ibang tirahan. Masakit sa loob niyang nawalan ng mga dating tagapagsilbi, pero alam niyang magiging unfair siya sa mga iyon at sa sarili mismo kapag pinilit niyang gawin ang isang bagay na hindi na niya kaya. Bahagi ng pagbabago ng takbo sa kanyang buhay ang nakatakdang paghihirap niya. Mula ngayon ay kailangan pagserbisyohan na niya ang sarili. Hindi na niya pwedeng iasa sa iba ang pag-aasikaso sa damit at pagkain niya. Kailangan gawin na niya iyon para sa kanya mula ngayon. May takot na waring pumunaw sa isip niya nang matitigan ang well-manicured nails, ang magaganda ang korte at makikinis na mga daliri. Makakatikim na ngayong masayaran ng sabong panlaba ang kanyang mga kamay. Tingin niya ay nalungkot din ng mga katulong nang kausapin niya at ipaliwanag ang sitwasyon. Marahil ay napamahal na rin siya sa mga ito o nakasanayan ang paglilingkod sa pamilya nila. Pero sa wari ay tanggap na rin ng mga ito sa ganito ang mangyayari. Malungkot ang nagsipag-alaman sa kanya ang mga ito, lalong ramdam na ramdam niya ang pagbabago sa kanyang buhay ng mapag-isa. Pansamantalay, kailangang harapin na niya ang seryoso ang paghahanap buhay. Ayaw naman niyang nagtitigil ng bahay at katakutan ang bawat pag-ring ng telepono. Baka si Hector Arevalo na ang tumatawag. Nagbago ng isip at pinaaalis na siya o nagpapaalala sa natitirang panahon ng pagtigil niya sa bahay nito. Kailangan din niyang kumayo ng husto para sa gagawing paglipat at pagbuo na bagong uri ng pamumuhay. Hindi lamang siya kay Twinkle nagmodelo, humana pa rin siya ng ibang mapagmamodeluhan. Kung minsan ay sa mga magazine, kung minsan ay sa mga out-of-town shows, natutuhan niyang pahalagahan ang value ng kinikita. Alam niyang kakailanganin niya iyon sa mga darating na araw. Natuklasan niya ang isang parit siyang dating mayaman at nabibilang sa mga nasa mataas na tao sa lipunan. Kapag naghirap ay naiiba ang pagtingin ng mga dating kakilala, nababawasan ang pagiging popular. Bihira na ngayon ang dumarating na imbitasyon para sa ganoon at ganitong pagtitipon. Ang mga binatang anak mayamang dati nakapaligid sa kanya at nanunuyo ay isa-isa na ngayong nangawala. Maging ang mga kadalagahang itinuturing niyang kaibigan at barkada, sa high society ay waring umiiwas na sa kanya ngayon. Dahil hindi na siya kabilang sa sirkulong kinagalawan ng mga iyon, isa ng kahihiyan ang mapabilang or mapadikit man lang siya sa mga iyon. Naiisip tuloy niya, napaka-impokrita pala ng mundong ginagalawan niya noon at iyon lamang yata ang magandang bagay na idinulot na nangyari sa buhay niya. Nakilala niya kung sino sa mga nakakilala ang tunay na tao at hindi. Nagising siya ng umagang iyon na mabigat ang dibdib. Alam niya kung bakit. Ito ang huling araw na itinaning ni Hector Arevalo para makapanatili siya sa bahay na ito. Tiyak niya,
Tinandaan pa nga niya sa maliit na calendar na nasa wallet niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakakita ng ibang malilipatan. Naganap siya pero parang hindi niya matanggap ang mga nakita. Bukod sa matataas ang mga upa, ay hindi pa ganoon ang pamantayan niya. Parang hindi niya ma-imagine ang sarili na titira sa mga ganoong lugar at kapaligiran. Beggars cannot be choosers. Madalas nga niyang sabihin sa sarili, pero talagang hindi niya maatim na pilitin ang sariling bumitiw sa nakasanayan. I love this house. Para maiiyak na naisip niya na igala ang tingin sa kabuuan ng bahay. Para na rin siguro siyang namatay kapag iniwan niya ito. Muntik na siyang mapalundag na may mag-buzzer ng mahaba sa labas. Nainis siya kung sino mang naroon. Pwede namang mag-buzzer na maikli lamang. At kung bakit tinabaan pa ng ganoon na parang walang tiyagang maghintay ang dumating. Naghilig-gilap siya ng mahabang roba para ipatong sa suot na manipis na puting nightie. Kahit naman masasabing pobre na siya ngayon, ang mga ganoong luksuryo ay hindi niya tinalikuran at nagpapasalamat siyang kahit paano ang mga mamahaling damit at gamit niya ay hindi napasama sa mga nawala sa kanya. Maging ang suot niyang feathery white house slippers ay may tatak ng karangyaan at pagiging mistulang prinsesa. Nang makapagsuot na mahabang roba, ay binuksan niya ang front door. Natigilan siya na makitang si Hector Arevalo ang nasa may gate. Impatient na nakandiin ang isang kamay sa malapit sa kinaroroonan ng buzzer. Sa likuran nito ay isang latest model na kotseng ito, marahil ang nabaneho dahil walang ibang sakay. Gumapang ang takot sa kanyang katawan nang maisip kung ano ang pakay sa kanya ni Hector. Hindi naman siguro siya nito palalayasin ngayon din. Kung nabigyan siya nito noon ng palugit, baka pwede pa rin niya itong papakiusapan ngayon. Nagmamadali siyang lumapit para buksan ang gate. May ilang saglit na matamang tinitigan na lalaking ang ayos niya bago nagsalita. Wala ang katulong mo? Nagtaka marahil ito na siya nagbukas ng gate. Wala. Indirektang sagot niya. Hindi niya gustong ipaalam kay Hector na pinaalis na niya talaga ang mga kawaksi ng bahay. Sumakay ng kotse si Hector at ipinasok sa bakuran. Isinira uli niya ang gate pagkatapos. Nakakaramdam siya ng panliliit. Hindi pa siya sanay ng ganito. Dati siya ang pinagbubuksan ng gate ng kanilang mga katulong. Abang ito nagsasara niyon. Ngayon siya na. At para sa ibang tao, sumunod siya kay Hector. Nakatayo na ito sa tabi ng kotse na ipinarada sa tapat ng front door. I see that you just woke up. Nailang siya sa kakaibang pagrikisa ng tingin nito sa kabuuan niya. Pakiramdam niya ay alam ng lalaki na nakamanipis na pantulog lamang siya sa loob ng roba. Wala sa loob na nahapit niya ang mga gilid ng harapan niyon para lumapat sa pagkaka-overlap. Shall we go inside? Iminensyon ni Hector ang itaas ng bahay. Nag-alanganin siya. Parang hindi na niya gustong patuloyin sa loob si Hector. Nag-iisa siya. At bagamat hindi nito alam ay maaaring matunugan ito, hindi pa niya alam kung maaaring pagkatiwalaan si Hector. Inalalayan siya nito papanhik. Wala siyang nagawa kundi umakyat ng baitang na marmol na iilan lamang naman. Binawi niya ang siko sa pagkakaalalay ng lalaki at tumigil siya sa may pinto. Tuloy ka, sabi niyang iminasyon ang salas. Pumasok naman si Hector. Hindi niya isinara ang pinto na makapasok ito. Maupo ka. Anyaya niya nang nasa gitna na sila ng salas. Iginala muna ng lalaki ang tingin sa kabuuan ng salas bago na upo. Nainis na naman siya ng magdekwatro ito at ang dalawang kamay ay pa-spread na ipinatong sa itaas ng sandala na parang at ease ito sa kinaroroonan. Sa bagay, pag-aari na nga nito ang bahay kaya umaakto itong ganoon, naisip niya. Siguro naman. Ay alam mong pati ang mga kasangkapan dito ay kasama sa bentahan. Konpitinendeng sabi sa kanya ni Hector. Nakangiti itong nakataas ang tingin sa kanya. Nakatayo pa kasi siya sa tapat na kinauupuan nito. Nakapagitan sa kanila ang malaking center table. Why don't you sit down? Sabi ni Hector at eminosyon pa ang upuan sa kanyang likuran. Pati tono nito sa kanya ay wari nag-uutos. Gusto sana niyang tikisin ito sa patuloy na pagtayo pero naisip niyang childish iyon at siya rin ang mahihirapan. Magiging awkward pa ang kanilang pag-uusap. Saka kung nakatakda siyang makiusap kay Hector, dapat ay huwag niya itong galitin. Sinunod niya ang sabi nito, naupo siya. Nabasa mo sa pinirmahan ng papa mo na walang maaaring ilabas na gamit dito, liban sa personal things, di ba? Tumango siya.
Takot siyang sumagot sa pangambang doon mag-reflect ang inis niya at maramdaman ni Hector. So, what are your plans now? I was a little bit surprised finding you here. Ang alam ko, malinaw ang usapan natin na. Hindi pa ako nakakakita ng bagong malilipatan. Oh! Parang nakaloloko ang expression ni Hector. Look! Lumunok siya para masabi ang gustong sabihin. Pakiramdam niya yung pride na rin ang nilunok niya. Kung pwede mo pa ako mabigyan ng extension. Hindi niya inaasahang tatayo si Hector at lalapit sa kanya. Natigilan siya ng alalayan nitong makatayo. Titig na titig ito sa mukha niya nang hindi pa rin inaalis ang pagkakahawak sa mga balikat niya. I wish your father included you in the bargain. Sinabi iyon ni Hector nang nakatingin sa mga labi niya. Kumawala siya sa pagkakahawak nito. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng mga bisngi. You bastard! Huli na nang matiyak niya ang sarili. Ang umiral na laman sa kanya kanina ay ang matinding galit at pagkamuhi sa kaharap. Hindi na niya naisip na sa desisyon nito nakasalalay kung matutulog siya sa ngayon sa kalye o hindi. Nakibit-balikat na lamang si Hector pero hindi na lumapit uli sa kanya na makitang galit talaga siya. Bumalik ito sa dating kinauupuan. Sit down. Utos nito. You cannot make me sit. Napanindigan na ang paglaban na sigaw niya. Of course I can, Miss Lopez. Formal lang sabi ni Hector. You'll sit down and we'll talk. Natigilan siya. Ano bang magagawa niya? Parang maamong tupa na naupo nga siya. You don't have to get angry. Dapat nga ay ma-flatter ka. I seldom notice women. Sa negosyo at pagkakapirahan lamang umiikot ang mundo ko. But you're a very attractive and irresistible woman. For some insane seconds, ay nawala ako sa sarili. But I'm okay now. You can trust me. Ang gusto ko na lamang ngayon ay pag-usapan ng tungkol sa pagtigil mo sa bahay na ito. Pigil niya halos ang hininga habang nakatingin sa kausap. Nakikiusap ba ang kanyang mga mata? Please, please, don't throw me out. I've been doing a lot of thinking lately. Waring sinasadyang bagalan na pagsasalitang sabi ni Hector. And decided that there is a way for you to continue staying here. Baka pa nga kung maganda ang usapan natin, ibalik ko na sa iyo ang bahay na to. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pinibiro ba siya ni Hector Arevalo? Ito? Ibibigay uli sa kanya ng buong buo ang bahay? Bakit? Ano ang dapat niya gawin kapalit niyon? Alam naman ng lalaki na wala siyang pambili ng bahay at lupang ito na dating pag-aari nila. I'm serious. Anito nang mabasa ang di paniniwala sa anyo niya. Bakit gagawin mo yun? That, my dear, is what we'll discuss. This is my proposition. See this man? Tinitigan niya ang larawang inilabas ni Hector buhat sa wallet nito at ipinatong sa mesa. Waring buhay na buhay sa pagkakangiti ang lalaki sa larawan na tansya niya ay halos kasing edad lamang ni Hector. Kung gwapo si Hector, makisig din ang lalaki sa larawan. Ang kahigitan pa nito kay Hector, ang kakisigan nito ay mayroong finer quality kahit tipong otoritative din naman ang lalaki. Yaong tipong kahit disciplinarian at maautoridad ay may kakayahan ding maging malambot o mabait. Hindi kapares ng kagwapuhan ni Hector na parang may katusuhan at kalupitan. Aywan lamang niya kung bakit ganoon na ang assessment niya sa kaharap kayong wala pa naman itong nagagawang grabing kasalanan sa kanya, kundi ang wari pagkaakit sa kanya kanina. Ni iyon ay hindi masasabing kasalanan. Naakit ito at muntik ng testingin siya pero hindi rin ito masisisi dahil sa sitwasyon. Maganda siya, gipit at nag-iisa. Tinignan niyang muli ang lalaki sa larawan. Waring nag-hipnotismo ang itiman nitong mga mata na tinertuhan ng malalagong kilay, bagay na lalong nagbigay dito ng anyong lalaking lalaki. Sino siya? Nagtatakang tanong niya. A friend. An opponent. Maang nanapatitig siya sa mukha ni Hector. Actually, si Sebastian ay dating kaklase ko sa high school at kolehiyo. Sebastian ang pangalan niya? Sebastian Monteverde from the famous Monteverde clan. Hindi na nga banyaga sa kanyang apelyido ng lalaki. Wala man siyang personal na kakilala Monteverde sa dating kinabibilangan lipunan, naririnig-rinig naman niya na bantog sa yaman ng mga nasabing angkan. Bakit mo sinabing kaibigan mo siya at kalaban? At ano ang dahilan para ipakita mo sa akin ang larawan niya? Napangiti si Hector. You're so impatient.
just like the redheads that I usually encounter. Pero ganoon naman yata talaga kayong mga babae. Kapag alam niyong maganda kayo at habulin, mainitin ang ulo niyo na parang ine-expect niyo ang lahat ng tao na sumunod sa balang magustuhan niyo. Hindi ako ganoon. At nagtataka akong malayo na agad na narating ng isip mo. Puzzled lamang ako kung ano ang kinalaman ng problema ko sa Sebastian Monteverde na yan. Malaki. You'll soon know. Nasaan na nga ba ako sa sinabi ko kanina? Magkaklase ikamo kayo sa high school at college. Yeah. Ani Hector na wala na naman sa kanyang atensyon. Bahagya itong nakayuko na tila malalim ang pinag-iisipan. Akala ko noon ay magiging permanente kami magkaibigan dahil marami kaming mga bagay na pinagkakasunduan. Ngunit nang magsimula niya akong talunin sa maraming larangan, sa isip ko'y naging lihim ko siyang kaaway. Lihim? Hindi niya alam ang feeling mo? Tumingin sa kanya si Hector, gumiti na may pagkamisteryo. No, up to now. Ang akala niya'y ako pa rin ang yung dati niyang kaibigan. Bakit hindi mo na lang talaga siya iwasan? Bakit kailangan mo magkunwari? Because business-wise, that's the healthy thing to do. Mahirap din naman kalabanin ng isang kasing ka-impluwensya ng kaibigan ko. Sinabi ni Hector ang kaibigan ng may diin. Ang tingin ko sa'yo ay napakayaman din. Bakit kailangan mo pa ng impluwensya niya? Gumiti sa kanya sa Hector nang parang nakakatawa talaga ang sinabi niya. Katiting lamang ang kabuhayan ko kung ikukumpara kay Sebastian. Kilala siya sa business. Sa business circle ng higit sa akin. I'm virtually unknown. Dahil ba ang klase ng business mo ay ang pagpatol sa isang taong nagigipit at wala nang makakapitan na kapares ng papa ko? Gusto niyang sabihin pero pinigil niya ang sarili. You may not know it, but Sebastian is one hell of a rich and powerful man. Isang bagay na lihim kong kinainasan noong araw at kinainggitan na rin. It's so unfair for one man to have all those riches and power. Samantalang iba'y kailangan pang magpapawis ng dugo, makamtan lamang ang katiting niyon. Naintindihan niyang sa Hector ang tinutukoy nito. Marahil ay hindi naman ito talagang nagmula sa angkang mayaman. Nagpakahirap ito marahil para makarating sa kinaroroonan ngayon. A rags to riches story. Wika nga. Okay na sana sa akin noon yun. Okay na magkaibigan ka nga kaming nasasapawan naman niya ako. Lagi sa popularidad, maging sa pangunguna sa klase. Ang hindi okay ay nang pati babaeng nagustuhan ko ay sa kanya napunta. Kumunot ang noo niya. Iisa ang nagustuhan namin babae nang makatapos kami ng pag-aaral. Como, matindi pero ang pagkakagusto namin. Sabi namin sport lang, may the best man win at siya nga ang nanalo. Pero kahit hanggang ngayon, hindi ko matanggap sa sarili na siya talaga ang the best. Sinwerte lamang siya. Naging asawa niya yung babae, tumango si Hector. Sa tingin niya, may pait pa rin sa anyo nito hanggang ngayon. Dumalo ako sa kanilang kasal. Sabi ko eh, magaan sa dibdib kong tinanggap ang lahat. Truth is, hindi? Lalaki ako. Hindi ko maipapakita ng totoong nararamdaman ko. Besides, hindi ko ipaparamdaman lang kay Sebastian na apektado ako ng mga kadugo ang idinulot niya sa buhay ko. Then, anong nangyari? Naging magkaibigan pa rin kami kunwari. Afterwards, at least sa part ko eh, alam kong hindi ko na talaga siya itinuturing na kaibigan. Ewan ko lang sa kanya. Tingin ko, sincere naman siya sa pakikipagkaibigan sa akin. Siguro eh, naging napakahusay ng pagtatago ko at ng pakiramdam kaya wala siyang nadetektang sukat ipagbago. That's unfair to him. Tiningnan siya na masama ni Hector. Kung ikaw ang nalagay sa katayuan ko, hindi na mag-iisip ng unfairness or fairness. Ang iisipin mo na lang ay kung paano manalo. Manalo saan? Kung naging asawa na niya ang babaeng na gustuhan mo, tapos na ang laban niyo. Hindi na si Lorraine ang object ngayon. Total naman ay mag-iisang taon na siyang patay at patay na ang asawa niya? Almost a year na. Cancer of the ovary. Dumalo pa nga ako nang ilibing siya. Tinitigan niya uli ang larawan. Kaninang parang na-hypnotismo siya ng lalaki sa larawan, akala niya ay single pa ito. Unattached. Nang malaman niya may asawa na ito, hindi niya maunawaan sa kanyang sarili kung bakit bigla siyang nalungkot sa kaalaman ng hindi na ito malaya. Ngayong narinig niya kay Hector na byudo na ang lalaki,
Lihim siyang natuwa bagamat nakadama rin ng kaunting guilt dahil ang magiging kahulugan niyon ay ikinatuwa niya pagkamatay ng misis nito. Hindi naman ganoon ang feeling niya. Hindi naman niya nagustuhang mawala ang babae. Pero nang malaman niyang wala na iyon, hindi niya maitatatwang natuwa siya. Bakit? Tanong ng isip niya ngunit hindi niya malaman ang isasagot. Imposible namang sa larawan pa lamang ay naakit na siya sa lalaki at nag-isip ng romantikong nasyon sa pagitan nila. Anong tinutukoy mong pinaglalabanan niyo pa ngayon? Tanong niya kay Hector. It's an island. Kumunot ang noo niya. The island where he's living right now kasamang nag-iisang anak niya. Nagkaanak sila ng Lorraine? Ikaw mo? Tumango si Hector. A girl named Sabrian. Pero pinalayawan nila ng Sabrina. Kombinasyon iyon ng pangalan nilang dalawa. Inaano ko sabi niya sa Sabrina. Para palang pangalawang ama ka na nung bata, bakit hindi mo pa kalimutan ang kung anumang nararamdaman mo para sa ama niya? Ngumiti si Hector ng mapait. I don't think I can. Siguro kapag nag-happy ko na siya minsan man, kahit minsan lang. Anong tungkol sa islang tinitirhan nila ngayon? I desperately wanted to own it. Noon pa. Sa tingin ko yung magandang gawin yung sentro ng komersyo sa pagitan ng Batangas, Mindoro at Marinduque. Gusto kong i-develop ng komersyal at parang tourist attraction na rin. Anong pangalan ng isla? Ni walang pangalan iyon sa mapa, kaya nga Island Sabrina lamang ang itinawag doon ni Sebastian. Kanya yun? Ay. Sa kanya napunta kahit ako ang unang nagka-interes. Sabi ko nga sa'yo, mas makapangyarihan siya. Mas maraming koneksyon at nakatakda na yatang lahat ng bagay na magustuhan ko ay si Sebastian na nagkakamit. Doon niya itinira si Lorraine hanggang maisilang nga si Sabrina. Siya ang pauwi-uwi lamang dahil may mga negosyong inaasikaso dito sa Maynila. At palagay ko noon, napipilitan lamang siyang magstay doon dahil doon gusto ni Lorraine. Ang madalas kong ang hiling noon ng lihim ay ipilit niya ang gusto na dito na marirahan para sa akin pa rin mapunta ang isla. Pero dahil mahal na mahal niya siguro si Lorraine, hindi niya iyon binibitawan. Sabi mo'y mag-iisang taon ang patayong Lorraine. Bakit hindi pa rin iniiwan ni Sebastian ang isla? Ewan ko ba? Baliktad nga ang nangyari. Sa halip na ganoon ang gawin niya, parang ipinasya pa niyang doon na manirahan. He's doing whatever business there is in Manila via phones and fax machines. Hindi naman problema ng isang pares niya ang power supply. Kung mapupunta ka sa Isla Sabrina, ay hindi mo nga iisiping hindi pa iyon inaabot ng kuryente. Kompleto sa mga modernong gamit ang malaking bahay niya roon. Akala ko ba'y ayaw niya? Kamo? Roon sa tingin mo, bakit pinili niyang doon na mamirmihan? Siguro'y parang pagtitika? I don't know. Iyon lamang ang pwedeng maging assessment ko. Base naman iyon sa sinabi niya sa akin the last time na dumadalaw ako or dumalaw ako roon. Guilty raw siya na hindi niya masyadong nababahagina ng panahon na mag-ina. Lalo na si Lorraine. Hindi naman daw kasi niya alam na mawawala agad ito. Kung alam daw niya, sana hindi na lamang niya ito iniwan sa islang mahal na mahal nito. Kaya siya nananatili ngayon sa islang iyon parang retribution? Parang ganoon na nga dahil sa alaala ni Lorraine. Matagal silang natahimik pareho. May nasensyang hindi maganda sa iniisip o susunod na sasabihin ng lalaki. Ano naman ang connection ng problema ko sa kanya? Tanong niya pagkwan. Matagal siyang tinitigan ni Hector. I want you to drive him away from Dotland. Walang gatong nasabi ni Hector.